bukbok? Ang bukbok, ito yung general term dun sa mga insekto na sumisira dun sa ating mga grains. Hindi ba kung minsan kitang-kita nyo yung sa bigas, may lalabas na insekto ron na gumagapang? Pwedeng yun ay weevil o kaya beetles. Ang bukbok may lifespan ng hanggang 3 taon. Sa loob ng lifespan na ito, kaya nitong mangitlog ng hanggang 1,000 itlog. Mapangani ba ang bukbok? Okay, so, by themselves, yung insekto, hindi sila delikado. Okay? Ang problema, pag dumami sila. So, isipin mo, sa isang container, pwede umabot ng hundreds of thousands. Dahil sila huminga, so, tumataas yung moisture sa loob. Pag mataas yung moisture, doon na pwedeng magkaroon ng amag. Tapos doon na pwedeng mapanis agad. Yun yung magiging problema mo. Number two, syempre, habang kumakain sila, tumatay din sila. So, may kita mo, we call it frass, pero mukha siyang parang powdery. Yun yung may kita mo na pag marami na sila, magtataka ka, bakit yung bigas ko parang may powder-powder na? Para sa akin, medyo judgment call mo na yun. Pag konti lang, sige, pwede mong hugasan. Pero pag yung marami na, iba na yung amoy, iba na yung texture ng rice, iba na yung kulay. Best judgment, huwag mo nang gamitin. Safe ba kainin ang bigas na nagkabukbok? Agriculture Secretary Manny Piñol, kumain ng nabukbok na kanin. Ito po yung kanin na may bukbok. Pwede kainin? Okay, ito sa inyo. Mga dapat gawin sa bigas na nagkabukbok. Pag nakita niyo mga nagkabukbok yung bigas niyo, kaya ito sa isang lalagyan na bukas. Dahil ang mga bukbok ay naaakit sila sa liwanag. Ay doon madali nyo na silang makukuha at matatanggal sa bigas. Tinisin nyo ang bigas. Takipan nyo ng matanggal yung mga powder na gawa ng bukbok. Habang nililinis nyo yung bigas, may makikita kayong mga butil na may maitim sa loob ng bigas. Tanggalin nyo ito at itapon sapagkat ito ay mga itlog ng bukbok. Tingnan nyo mga ito. Yung mga pinili ko, makikita nyo ang nasa loob ng mga itlog ng bukbok at yung iba mga buhay na bukbok. Pagkatapos nyo linisin, ilagay nyo ito sa isang lalagyan o container na pwedeng takpan ng mahigpit. Lagyan ito ng mga dahon ng laurel sa ibabaw. At ito ang payo. May ilang tips si Josine para maiwasang mabukbok ang bigas. Always store in airtight, clean and dry containers. Kung gusto nyong additional na defense, pwede nyong lagyan ng aromatics tulad ng bay leaf or cloves. Kunyari, may makita na kayo, nagsa-start na, pwede nyong i-freeze yung rice. Kasi cold temperatures, mamatay lahat yan from egg to adult. Pag hindi na kayo.